Okay guys, welcome back to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano namin pinlano ni Mrs. yung dream house namin. So, sa isang magpapatayo ng bahay, ang kailangan natin ay lugar. Lugar na i-consider mo na yung panahon. Ngayon kasi, kada ulan, may baha agad. So, ngayon, consider nyo yan. Kung bibili kayo ng isang property, consider nyo kung binabaha, ganyan. Available na transportation kung okay ba sa inyo. For example, nagtatrabaho ako sa malayo. May 24 hours ba na biyahe na available dun sa lugar na bibili namin. So, tsaka yung establishment. So, kaming dalawa ni Mrs. ang katrabaho pareho. So, mayroon bang school dyan na malapit na isang hakbang lang or malapit lang na tricycle lang, eh, pwede mong paservisan yung anak mo. So, since na may lupa na kami ni Mrs., pumasok din naman yung sinabi ko sa inyo na yung binabaha. So, itong lugar namin, hindi binabaha to. So, yung establishment, meron namang school na malapit lang talaga. So, yung way ng transportation, yun, medyo sa gabi, like ng trabaho ko, wala namang oras na pinipili. So, medyo nahihirapan, paminsan-minsan. Pero, paglabas kasi dyan sa kanto, nandyan na yung North Los Angeles Expressway. So, medyo mabilis lang talaga. Ang mahirap lang talaga, yung lumabas ka dun sa main road. Kasi nga tricycle. Pero kung may dala naman sasakyan, siguro, ang biyahe ko mula Quezon City hanggang dito sa Bulacan, siguro mga 1 hour lang. So, yun ang kinonsider namin. So, after namin ma-final yung place na dito na ba talaga o bibili pa ba kami sa ibang place or subdivision, so, kinonsider lang din namin yung design na papagawa namin sa architect. After nung design na yun, tinanong namin kung papasok ba yung budget namin. So, yan. So, yung design na pinagawa namin sa cast build design and construction. May ari nun si Mr. Angelito Angel Castillo. Siya yung nag-design. Actually, ito nga yung dinisenyo niya. Pakita natin. So, ito yung design niya. So, yan. Ito yung design niya. Hindi ko pa namin nakukuha yung mga perma. Pero may ano siya talaga. May pirma siya. Kompleto siya. Ayan. Ito yung design namin. So, ito. So, nakita nyo yung intro. So, ano yun? Shed yun. Yung nakaganon. Nakaganon lang siya. Pinapalitan kasi namin yung roof. Quattro aguas yan eh. So, pinapalitan din namin. Pina-ice namin ulit si Angel. So, kailangan nyo ng ganito. Magpagawa kayo. I-recommend ko sa inyo si Mr. Angel Castillo. Maayos siyang kausap, mabilis siya. Actually nung inocular niya tong place namin, November 20. So sinimulan namin yung bahay namin na December 9. So ilan lang yun, ilang araw lang na gawa niya na kagad. Kasi nga mabilisan lang yung pinakiusap ko lang since na schoolmate ko siya, siguro nagkaroon ako ng advantage doon. Pero Sir Angel, salamat ah. Ayun. Ilalagay ko yung link niya sa page niya, yung cash build design and construction. So yun, tapos after nun, so tatanungin niyo ako bakit ba kami nagpagawa ng bahay. So eto, ipapakita ko sa inyo yung bahay namin dati. So yun yung bahay namin dati. More on kahoy siya. So okay pa naman siguro kasi maayos pa naman siya. Kaso ang nakikita ko lang diyan kaya kailangan ng ipagawa kasi lumulubog siya. So pag lumulubog siya, konting ulan lang lulubog siya. Lulubog talaga siya. Tapos maghuhupa lang yung lubog niya. Siguro mga 2 weeks o mahigit 2 linggo pa pinapamahayin na siya ng lamok. So ang concern ko yung mga anak ko. Matagal na yung bahay, kumbaga ay yung sinaunang bahay ng nila Mrs. So yung lupa na yon,
naiiwan kasi matagal na nga siya. Siguro mataas siya dati, mayroong nagpagawa ng ganun, may nagpagawa ng ganun. Kaya medyo nagkaroon siya ng parang doon siya puntahan ng tubig. Kaya simpleng ulan lang talaga, lumulubog na siya. So yun, kaya nag-decide kami na ipagawa na. So sinimulan yung gawa ng December 9, nagbuwag na siya. Binubuwag yung bahay ng December 9. So December 9, binubuwag yung bahay. After 5 days, eto na siya. Yan, eto na siya. So ang pinaka maano lang, isi-share ko rin kasi yung pine tree na nakatayo doon, ang ganda sana eh. Kaso tatamaan talaga siya, tsaka medyo mataas na talaga siya eh. Mataas talaga niya, kaya pinutol din. Kaya yun lang, doon lang ako nang hinayang. Sana dun sa bahay namin may malaking Christmas tree na yung Christmas. Yun. Then yung elevation, since na yun ang number one na reason kung bakit kami nagpagawa, kasi nga lumulubog yung bahay, lumulubog yung kwarto, pumapasok yung tubig sa sala sa pagitan ng tiles. So yun ang main reason. So then another reason, inaanay na yung bahay. So siguro magtatagal na lang, siguro yung time na yun, siguro tingin ko magtatagal, mga 3 taon na lang. 3 taon na pinakamatagal. Yun ang nakikita namin. So nag-decide kami na yun, na ipagawa na. So yung elevation na yun, ni-laser yun, yung daan, ni-laser papunta dun sa bahay, kasi nga, papasok ko pa dun. Then yung inangat ng bahay dun sa mismong main road is 32 inches. So nung ni-layout, 32 inches siya. Tapos nung ano, tinaas pa, ginawang 3 feet. Kaya yung bahay namin 3 feet na mataas dun sa main road. Yun ang ano namin, yun yung ginawa naming elevation dun sa layout na ginawa namin. Tapos after 5 days, so nag-layout na sila, December 17 naghukay na sila. Yan. Ang sukat ng mga hukay na ginawa nila is 5 feet. For example, yan, nakaharap ka doon. Yung isang ganyan, 5 feet, tapos 5 feet din to. Tapos yung lalim niya is 180 cm. Ano ba yung 180? 5 feet din ba yun? 180. So, check natin ah. 180 cm. So 5 feet din. 180 cm equivalent to 5 feet. So yun, ang taas nung ano, so hindi mo i-consider na 5 feet lang talaga siya. Ang ginawa namin, ang ginawa nung gumagawa is kinuha talaga yung mataas na ano. Kinuha niya talaga yung pinakamatigas. Matigas na flooring. Yung ano, hindi yung, for example, dyan lang 5 feet, titigil na sila. Hindi, kinuha pa yun. Kaya may 5 feet yung nangyari. Para doon tutungtong yung cube na ginawa nila. Yung cube na ginawa nila. Na para tungtungan nung parilya doon sa baba. Yun. So guys, dyan magtatapos yung ano natin, yung kwentuhan natin ngayon. So, kakating ko muna yon. So, next video natin, papakita ko at ipapaliwanag ko kung ano yung ginamit na mga bakal. So, isi-share ko rin yung presyo sa mga nabilang kong mga hardware dito, malapit dito sa amin. Sa within Claridel, Bulacan, tsaka Iginto, Bulacan. Isi-share ko sa inyo kung ano, hindi ko napapangalanan yung hardware. Sasabihin ko na lang, hardware 1, hardware 2, hardware 3. Kasi ganun, kung paano kinanbas yun. So guys, hanggang dito na lang yung usapan natin ngayon. Pag-uusapan natin next video kung ano yung mga bakal na ginamit at kung paano ginawa yun. Subaybayan nyo lang ako, tumutok lang kayo dito sa channel ko. Hanggang dulo, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano namin itinayo ni Mrs. nung dream house namin. Para hindi nyo na maranasan yung pagkakamaling naranasan namin. At yung mga experience na kailangan dapat ganun, malaman nyo.
So guys, hanggang dito na lang at kita tayo sa next video ko. May nagpapa-shoutout. Shoutout daw kay Alfie Gomez. Nako, si Alfie Gomez. Asim pa pangit yan. Kahit anong test, angit pa rin.